yung pinili natin na pwede nating dagdagan o damihan, lalo na kung meron tayong high cholesterol, high sugar, high blood pressure. So ito yung maaari nating mas kainin, ano. Number one dyan sa ating listahan, yung lahat ng mga berdeng gulay, kasama mga repolyo, lahat ng talbos, talbos kangkong, malunggay, kamote, ampalaya, maganda lahat yan. Kasi sagana sa bitamina, mineral, at mga plant chemicals, fiber, potassium, folate, iron. So maganda siya dun sa lahat ng sinabi natin. Cholesterol, sugar, sakit ng tiyan, cancer, bagay lahat yan. Ang number two sa ating listahan, itong tokwa. Yung pamilya ng munggo, tokwa. Ito, soy milk po ito. Yan, mga soya milk. Kasi, mataas ito sa protina. So, pwede natin pangpalit sa baka, sa baboy, sa chicken. So, maganda siyang source ng protina, mura pa. Mayaman naman siya sa iron, folic, tsaka mineral. Mababa ito sa cholesterol. Kaya, bagay sa atin, mababa din ito sa asin. So, konti ang walang cholesterol, konti ang asin. So, mainam sa puso, mainam magpababa ng cholesterol. Tapos, meron din siyang mga phytochemicals, mga anti-cancer, phytoestrogen. Yun yung nagpapababa ng blood cholesterol. At saka, pinipigilan niya yung pagtigas ng ating mga ugat. Kaya nga bagay sa mga healthy at sa mga may sakit. Hindi po totoo na, sabihin ako, Doc, baka tataas ang uric acid ko. Hindi, ito kasi mga plant uric acid, mas hindi nagkakos ng gout. Ang mas nagkakos talaga, yung mga laman loob ng pork at saka ng beef. Sila yung mas, at saka ng chicken. Sila yung talagang mas mataas na source ng uric acid. Ito, konti lang. So, huwag kayong matakot. Mali na po yung paniniwala na bawal ang tokwa, tofu, soya. Mas less po. Doon naman, number 3 sa ating listahan, yung mga matatabang isda. Katulad ng tilapia, hasa-hasa, tanigi, galunggong, dilis. Yan, maganda lahat yan. Kasi itong mga isdang to, mayaman sa omega-3 fatty acids. So, ito yung umiiwas sa pag-atake sa puso, stroke, at nagpapababa din ng cholesterol. So, tandaan nyo ha, kailangan natin ng omega-3 fatty acids galing sa mga isda kasi ang katawan natin hindi gumagawa ng sariling omega-3 fatty acids. Number 4 sa ating listahan, kamatis. Isama mo na dyan ng ketchup at saka tomato sauce. Ang tawag nga sa kanila, protector ng prostate. Kasi mayaman siya sa vitamin A, iron, potassium, at lalo na lycopene, isang antioxidant. So makakatulong ito sa ating selula, maganda sa puso, at makakaiwas sa prostate cancer sa ating mga kalalakihan. So kain kayo ng mas madaming kamatis. Number 5, carrots. Talaga naman kita nyo. Kulay pa lang, napakaganda na, no? Ito ang tinatawag nating tunay na medicinal food kasi mayaman siya sa beta-carotene. Yan yung nagiging vitamin A, ha? Itong carrots. Maganda sa mata, maganda sa balat. Basta carrots, mayaman sa vitamin A, C, E. Mayaman pa yan sa fiber, kaya nga anti-cancer din yan. Number 6, kamote. Kamote, mayaman sa vitamin A, B6, vitamin C, vitamin E. So, nakakatulong ito. Tsaka alam nyo, nakakatulong to panlaban sa pagtaba. Kasi, ang maganda sa kanya, pag kinain mo siya, busog ka agad. So, konti lang yung makakain mo. At nagbibigay siya ng magandang energy, ha? Carbohydrates. Kaya maganda siya kung kayo ay mag-exercise, mag-i-sports, at saka yung mga nagpapagaling sa sakit, bagay na bagay ang kamote. At saka masarap siya kasi manamis-namis siya. Pero magandang klaseng sugar ang makukuha nyo sa kanya. So, dun sa mga balak magpapayat, pwede ang kamote. Number 7, gatas at keso. To ang ating mga gatas, syempre complete food yan. Ano? Mayaman sa protina, carbohydrates,
Pili nyo lang yung mga low fat kung kayo ay may edad na. Maganda to kasi mayaman sa calcium, vitamin B. Isama na natin dyan yung mga yogurt at Yakult kasi protection natin yan sa sakit. Tsaka alam nyo ba na itong ating mga milk mas nakakapagpa-relax sa atin kasi meron siyang serotonin . Kaya kung gusto nyong ma-relax konti, pwede din ang gatas. Number 8, ang paborito nating saging. Yan, kasi ang saging pwede sa diabetiko kasi yung asukal nito unti-unti yung pag-absorb. So hindi agad mag-shoot up yung sugar nyo. So ito allowed to sa mga diabetic at saka 'di ba pag nagtatai ka, may ulcer ka, iinom ka muna ng gamot, walang laman tiyan mo, pwede ka munang kumain ng saging. Bukod pa dun sa mayaman sa potassium na kailangan ng pagtibok ng puso mo. So, mayaman din siya sa magnesium at saka sa fiber. So, complete food na halos itong saging din. Number 9 natin, nilagang mani. Ito. So, itong mga mani, ito favorite talaga dapat ng lahat ng Pilipino. Nilagang mani, kasama na dyan ang ating peanut butter. Yan. Kasi source yan ng protina, mineral, at good fats. So, mayaman din siya sa niacin o yung tinatawag na B3, ha? At yung nakukuha nating oil dito, yung unsaturated fatty acid. So, maganda ito sa balat, sa mga gustong magpa-beauty. Maganda sa balat, lalo na kung dry ang inyong skin, kung meron kayo mga eczema, mga dermatitis, bagay ang mani. Good fat siya. So, maganda sa puso, utak. Hindi po tataas ang inyong kolesterol. Ang mani po, ang peanut butter, kompletong pagkain din. May protina, carbohydrates, vitamins, minerals, at magandang fatty acids. Ang pinakahuli sa lahat ay yung mga maaasim na prutas. Citrus ang tawag natin dyan. Dalandan, kalamansi, suha. Kasi mayaman sa vitamin A, tsaka sa mga antioxidant. Antioxidant, para hindi tayo tumanda, meron din siyang mga antitoxin, yung mga kinain nating madudumi. Tapos, pinalalakas yung immune system natin, at kailangan din na, nagbibigay din siya ng pagbuo ng collagen. So, kapag nagkakasugat tayo, para mabilis gumaling yung sugat natin. Tapos, kailangan din natin ng mga vitamin C para maabsorb yung iron na kinakain natin. So, marami din itong anti-cancer. So, vitamin C, nagpapadami din ng interferon. Ano yon? Para masugpo yung mga virus. So, maganda sa immune system. Tsaka pinipigilan yung mga tumor cells. So, yan. Maganda ang citrus fruits o itong maasim na mga prutas kasi mayaman sa vitamin C, flavonoids, limonoids, at pectin na lahat ay anti-cancer. So, yun lang.